Hi guys! Welcome back again to our channel. So, Dasmariñas, Cavite pa rin po tayo. And sa mga old viewers, I'm sure familiar kayo sa lugar. So, ayan, dito po tayo sa Langkaan 1, Dasmariñas, Cavite. Ayan yung simbahan. So, ang pupuntahan po natin is si Pamela Home. So, itong pinapakita ko sa inyo para ma-idea kayo kung ano ba yung madadaanan nyo bago kayo makapunta sa property. Sa right side, ayun po yung Barangay Hall. Then, dito rin po marami na rin po mga schools. Malapit sa SM, sa Robinson, sa Pabrika. So, if ever na hindi nyo gustong tirhan yung property po dito, pwede nyo na lang din siyang paupahan. Ayan, si Balayong Bakery. Ayan po yung palatandaan ninyo. Kakanan po kayo dito. Then, sakay na lang po kayo ng tricycle. Pero kung may sarili po kayong sasakyan, i-Google Map nyo na lang din po. Lalabas po siya sa Google Map. So, keep on watching guys. Mamaya, nasa property na po tayo. Tingnan nyo na lang po muna kung ano po yung madadaanan nyo papunta po sa Pamela Home Subdivision. Thank you! So mga kapitbahay, nakapasok na po tayo ng subdivision. So 3 blocks away lang siya. Then yung unang street, doon na po kayo kakanan. So guys, we are here na sa 12 block ni Pamela Home Subdivision Block 7. So ayan, pinapakita ko sa inyo yung mga magiging kapitbahay ninyo. So, si Pamela Home Subdivision Block 7 lot 9, ito po siya, single attached unit with the lot area of 74.75 square meter and the floor area is 52 square meter. So this is under tranche 185. Acceptance of bid is July 26 to 30, then opening is on August 4, 2021. So kung napansin nyo guys, medyo mataas lang yung lupa, pero kasya po ang kotse. So kung gusto nyo na magka-parking, ipaayos nyo na lang po itong harap kasi ganoon din po yung ginawa ng mga kapitbahay. So i-check nyo to sa item number 58, property number 815-201-8092-80031. Sabi po ng mga kapitbahay na nag-rent, ano daw po, matagal na daw pong walang nakatira dito. So itong harap, nagmalasakit lang din yung kapitbahay na linisan para kahit papano nagagamit at the same time, hindi na puro damo, basura ang nandito. So for me, the structure outside is okay pa yung mga walls. Ang hindi na lang maganda is yung gutter, yung ceiling, and feeling ko pati yung roofing meron tong mga butas-butas. So pag gano'n, ipaayos yun na lang din po. Then yung pintuan mukhang papalitan nyo rin siya. Yung mga bintana nitong property, feeling ko dapat nyo rin siyang papalitan kung may budget naman din po kayo for your safety. Pero si Pamela Home Subdivision ay meron naman pong mga gwardiya. So tinanong namin yung monthly dues dito. Ang monthly dues daw po is 155 pesos until December 2021. And then magtataas na po siya ng around 275 pesos by next year. So yung nakausap po namin is yung president po ng association. So shoutout ko lang din po si President Mona. Sobrang cool and accommodating nung president po ng association ni Pamela Homes. So Press Mona, thank you po sa pag-accommodate. So kapag po kayo ang winning buyer nitong property na to, 150 pesos ang babayaran nyo for the membership fee. Then yung monthly dues nyo po ay mag-i-start kung kailan po kayo nag-move dito. So 3 months advance daw po ang babayaran nyo for the monthly dues. So ayun lang naman yung babayaran nyo. And then kailangan nyo rin po ng barangay clearance from
the barangay kung saan po kayo nakatira ngayon, tapos isama nyo rin po yung pangalan po ng kasama nyo pong lilipat. So guys, kapag po kayo nanalo, punta po kayo sa bahay ni Press para po ipakita nyo po yung mga dokumento na kayo na po ang new owner ng property. So going back here, ayan, maliit lang po yung likod, pero yung gilid kung napansin nyo kanina, malaki pa siya. Actually, malaki pa yung potential ng property kung gusto nyo magpa-extend, magkaroon ng mini garden. And guys, kung gusto nyo magkaroon ng idea kung mga design ng bahay, sali kayo sa group ng Homebody. Sobrang daming gaganda ng bahay, dun makakakuha kayo ng idea. So kung ganito itsura ng bahay nyo, for sure mapapaganda nyo, makakakuha kayo ng idea from the member of Homebodies. So guys, makikita natin yung loob kasi bukas yung likod nito. So yung TCT po nito is 057-2012-024-606. So guys, pag magbibid po kayo ng first and second public auction, ang kailangan nyo pong form ay offer to bid forms. Pwede po ang OFW, locally employed, self-employed. And then, ang dropbox po is sa Mandaluyong. Yung address po ay nasa description po. So kapag po first and second public auction, need nyo po mag-provide ng 5% bid bond. Kung magkano nyo po ito binid, yung 5% po nun, yun po ang ibabayad nyo po kay Pag-ibig plus the incidental expenses. So kung 1.5 million nyo po itong ibibid, ang ika-cash out nyo po, ay lalabas nyo pong bid bond is 75,000 pesos plus the incidental expenses na around 8,000 pesos. So kindly note of that, para nababudget nyo ngayon pa lang kung magkano nyo pa siya gustong ibid. Then kung gusto nyo malaman kung magkano yung required income for your desired amount, may link dyan sa taas. Check nyo na lang po kung paano po mag-check nun. Or pwede nyo tingnan sa Google Pag-ibig Calculator. So guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, please do subscribe at i-hit nyo na po yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga upload. So check na natin yung sa taas. Ito lang yung nakakatakot, yung kahoy na to. Siguro papalitan nyo na lang din po yan kasi hindi ako komportable habang umaakyat po. Parang umuuga po yung feeling ko. So dito sa taas, kasya po ang 2 bedrooms. Hindi lang po ganoon kataas yung bubong nito. Kasi ano siya guys, parang alam niyo, parang attic. Ganun yung ano niya, hindi siya ganun kataas tulad ng ibang mga bahay na nakikita ko. So guys, yung pamasahin ng tricycle from the canto dun sa balayong is 30 pesos hanggang dito po sa looban. And siya nga pala, singit ko na din kasi ano, akala yata po ng iba nag-i-agent po ako or nagbebenta ng Pag-ibig foreclosed property. Hindi po ako nagbebenta, ako po ay nag-share po lamang ng mga videos na napa-property visit namin. So yung mga nakapost po dito sa YouTube channel po namin is galing po sa website. So ayan po, nakikita nyo po yung ceiling po ay sira na. So kailangan nyo po yung ipaayos. So for me, ang estimate ko para po sa ceiling lang po is around 15 to 20,000 pesos. Yun po ay aking estimate kung contractor po ang gagawa. Pero kung may kakilala po kayong kamag-anak na gagawa, mas makakamura po kayo. So the minimum bid price for this property is 1,257,725 pesos. So for me, the value of the property is okay. So kayo na lang po ang bahalang mag-decide kung magkano nyo po siyang ibibid. Basta po i-consider nyo po yung mga sinabi ko po kanina. And then sa Meralco, siguro po maglalabas kayo ng 8,000 pesos. And then sa Prime Water, around 3,500 to 5,000 pesos. So that's estimate po. Internet provider here is marami na rin po ang nakakapasok at hindi rin po binabaha si Pamela Home Subdivision. So guys, kung late nyo na po itong napanood after na po ng August 4 at interesado po kayo sa property, kindly call the Pag-ibig to confirm kung meron na pong nakakuha po ng property kasi hindi na po pinupost sa website or ni Pag-ibig kung ano po yung mga property na nakukuha sa bawat listing. So that's it. Tapos na po tayo mag-property visit dito po sa Pamela Homes. Kung sino man po ang magbibid nito, sana po ay manalo ka. Thank you po sa inyong panonood. God bless you all. Bye! Thank you.